Yung 33 AD, hindi yon totoo na si Kristo ang nagtatag. Wala na si Kristo dito sa lupa noong 33 AD. Mga ugok, ugok, ugok. Ah, sino ngayon ang nagtatag ng Katoliko noong 33 AD? Ugok, ugok. Anak ng Diyabols. Tingnan nyo nga mga kalokohan itong mga anak ng Diyabols. Daming mga nag-react sa videong ito ni Pastor James na wala na daw sa katinuan ang pag-iisip ni Pastor James. Pero kung nabitiwan niya ang pahayag na yan, alam nyo, parang unti-unti nang gumaling ang katinuan niya. Bakit? Ito ang pahayag niya, oh. Huwag yung maraming dada na, ugo ka, pastor, wala kang alam. Huwag yun. Huwag ganun. Huwag ganun. Mali yan. O, kalukuhan yan. Ha? Kalukuhan yan. Oh, see? Huwag ganun daw. Pag sino kaya ang nagtawag sa kanya na baka may mga nagkomento. Pero, ibalik natin yung nauna niyang pahayag. Yung 33 AD, hindi yon totoo na si Kristo ang nagtatag. Wala na si Kristo dito sa lupa noong 33 AD. Mga ugok, ugok, ugok. Ah, sino ngayon ang nagtatag ng Katoliko noong 33 AD? Ugok, ugok. Anak ng Diyabols. Siya mismo ang nagpahayag. Galing sa kanyang bibig, lumabas yang salitang ganyan, mga kapatid, na di dapat ipahayag sa isang mangangaral umano sa salita ng Diyos. Pero, iwan ko kung sino kaya ang nagsabi dahil parang biglang nagbago. Huwag yung maraming dada na, ugo ka, pastor, wala kang alam. Huwag yun. Huwag ganun. Huwag gayon, huwag ganun. Mali yan. O, kalukuhan yan. Ha? Kalukuhan yan. So, nakarealize pala siya, mga kapatid, na yung mga lumabas sa kanyang bibig, ha? Galing mismo sa kanyang bibig, ay mga? Huwag yung maraming dada na, ugo ka, pastor, wala kang alam. Huwag yun. Huwag ganun. Huwag gayon, huwag ganun. Mali yan. O, kalukuhan yan. Ha? Kalukuhan yan. O, yun. Kalukuhan daw ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Kaya, tatalakayin natin dahil may panibagong hamon siya sa akin at ni Father Darwin. Kaya may katanungan tayo. Sangayon ba kayo sa hamon niya na para matapos na daw, isit up na daw? Samahan niyo ako. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At kung bago lang kayo o sa mga suki nating taga-subaybay, inaniyahan natin na huwag kalimutang pindutin ang like, huwag ding kalimutang mag-subscribe, at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan. Mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga taga-subaybay? Welcome po. Mag-comment lang. Dami ng mga nag-comment dito. So, I am Catholic. Sana manalo ako. Si Berna Edgar Panido. Third Sunday of July, nandiyan tayo sa Calamba. Misamis Occidental, hindi Calamba, Laguna. Calamba, Misamis Occidental. Alas 10 hanggang alas 3. Okay, sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, welcome po. May panibago na hamon si Pastor. Sit up na daw. Sit up na para matapos na.
Para matapos-tapos na. Ha? Para matapos-tapos na. Sige. I-sit up nyo. Ganon kasi. Para matapos-tapos na ito. Ha? Sige, i-sit up nyo. Isang Biblia lang. Walang Google. Walang encyclopedia. Wala. Biblia lang gagamitin natin. Ha? King James Version. Hindi yung King James na gamit ni Talibong kasi mali yun. Kalokohan yun, bogus yun eh. Ah, sige, para ano, total ang daming nagyayabang dito sa ano eh, sa social media. Sige, kasahin nyo na. Nag-sit up na tayo? Tinawagan ka? Di po ba? Nag-sit up na tayo. At tinawagan ka. So, anong nangyari? Nang tinawagan ka, parang na-amnesia yata ito si Pastor James. Nag-invite pa siya na papasok sa kaniyang live, magpakilala. Di ba naalala ninyo yan? Magpakilala daw para makapasok? Oh. Tirang nag-upos. Six. Three, nine, seven, five, six, seven. Ito ang pag-usapan na natin dito. Pag mayroong ano, nag-dial na naman ako. Pag mayroong tatawag, ang pag-usapan natin, patunayan nyo, basahin nyo sa Biblia. Mayroong pagkaya nyong patunayan or basahin na yung Katoliko, Romano Katoliko nyo ay nasa Biblia. Sa King James Version. Tawag kayo. Yung gustong tumawag, mag-message muna kayo. Huwag didiretso nga natatawag. Mag-message kayo. Magpakilala kayo. Yeah, nag-message ako rito. Magpakilala kayo. Si ano ito? Gustong pumasok. For example, si ano ito? Si Wendell Talibong ito. Gustong pumasok. Sige. Ito. Nagpakilala ako. Alam niya niya, Bro Windela, pasok ako. Malapit na akong matapos. Bukas na lang, alas 6. Bukas na daw, alas 6. Mula noon, wala nang live siya. Puro na lang ibang video niya, di na live. Ngayon, kasinungalingan daw na tinawagan siya. Di ba ba, nag-sit up kami. At nagtagpo kami kasama na ang Seventh-day Adventist na mga debaters doon mismo sa katedral. Hinahanap nga siya ni Father Uliano Ritikis, si Pastor James, dahil nang tinawagan siya, walang problema para sa kanya. Makipagtagpo daw siya, pero palusot niya sa kaniyang programa sa Facebook. Kasi nung alinga na tinawagan siya? Saka yung sa isyo, sa kay Talibong. hindi totoo yung tumawag sila. Ha? Hindi totoo yung tumawag. Kasi nung alinga yun. Hindi totoo na tumawag kasi nung alinga. Ito, harap-harapan talaga. Mahiyak ka naman sa mga miyembro mo, Pastor. Naka-live ka. At alam mo na tinawagan ka. Diba ba? Pero nanindigan siya, di daw siya tinawagan. Wala namang problema yung debate na yan. Eh. Walang problema yan. Saka yung sa isyo, saka yung Talibong. Hindi totoo yung tumawag sila. May tumawag? Sino ito? Hello? Sino ito? Sino ito? Si Jando. Sa akin, walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Kahit sino. Kahit na si Gitgano ang ano ko eh. Saka yung sa isyo, saka yung Talibong. Hindi totoo yung tumawag sila. Hindi daw totoo na tinawagan siya. Pero, documented naman tayo mga kapatid.
Abay, inaamin niya na natawagan siya. Ang problema lang, narinig niya sa live natin na may mag-aabang daw sa kanya. Oh, ano to? Hallucination, Pastor? Ah, yung sa kay Talibong, hindi yun schedule for debate. Ah, nakikiusap lang na pupunta raw ako. Kaso lang, doon sa live kasi ni Talibong, sabi doon, na pagpupunta raw ako, aabangan nila ako. Yun. Oh, see? Malinaw na nag-hallucinate na dito si Pastor James ba? No. Kaya, yaw-yaw ng yaw-yaw, putak ng putak si Pastor James na naghahamon ng debate matapos nag-Indian sa pinagkasunduan namin na magkita kami John Terte. Ang palusot, di daw totoong tinawagan siya. Nang nabuking, anong sabi niya? Oh, narinig ko sa live ni Wendell. May mag-aabang daw sa kanya. No. So, yon. Una, kung nakipagsundo ka na makipagtagpo noong John 30, sana bilang nagpakilalang pastor, may isang salita ka. At kung sinabi mong narinig mo sa live, i-play mo yung video ko. May sabi ba ko na aabangan ka? Eh natural naman, pag magkita tayo, hintayin ka. Pero yung sinabing aabangan ka, abay, parang mali siya. Kaya di siya sumipot. Sumipot nga ang Seventh-day Adventist. Ang daming palusot mo, Pastor. Hamon ang hamon, pero nang pinuntahan sa Cagayan, imagine mga kapatid, 6 hours ang travel namin, Osamis to Cagayan. Pagkatapos, eto nagpakilalang pastor, abay, walang isang salita. Kaya, ang gusto kong ipaabot ni Pastor James dito, na kung gusto talaga niya na merong talakayan, ah, sige nga, patunayan mo yung sinabi mo, na wala kang kinatatakutan, handa kang haharap sa lahat na paraan, kahit saan, kahit kilan, yun ang sabi mo. O sige, nagpunta na ako sa Cagayan de Oro, ni Anino mo di nagpakita. Kaya inanyayahan kita, ikaw na naman kung talagang gusto ang isit up niyo. Eh ikaw naman mag-sit up, nag-sit up na kami. Isit up mo, dito ka magpakita sa Osamis. Patunayan mo ngayon na may isang salita ka. Patunayan mo na hindi ka sinungaling at hindi ka takot. Dahil alam mo naman sino yung ama ng kasinungalingan, Juan 8:44. Eh walang iba. Yung sinabi mong ano yon? Oh. Di ba? Pero napansin nyo mga kapatid, parang nagbago talaga si Pastor dito dahil yung daming nagkomento kasi sa pahayag niyang mga ubgok. Yung 33 AD, hindi yon totoo na si Kristo ang nagtatag. Wala na si Kristo dito sa lupa nung 33 AD. Mga ugok, ugok, ugok. Asino ngayon ang nagtatag ng Katoliko noong 33 AD? Ugok, ugok. Anak ng Diyabuls. Tingnan nyo nga mga kalokohan itong mga anak ng Diyabuls. Oh, grabe yung mga lumabas sa kanyang bibig. Kaya ang daming mga komento sa lumabas sa kanyang bibig. Pero, abay, nahimasmasan. Huwag yung maraming dada na, ugo ka, pastor. Wala kang alam. Huwag yun. Huwag ganun. Huwag ganun. Huwag ganun. Mali yan. O, kalukuhan yan. Ha? Kalukuhan yan. Oh, mali daw. Kalukuhan. Eh, di. Matagal na nagsabi ka ng kamalian at kalukuhan pala. Oh. Eto'y
Patunayan mo na meron ka talagang katinuan, Pastor. Dahil alam ko kung meron ka mang isang miyembro o dalawang miyembro na nagsubaybay sa iyo, abay, delikadong iwanan kanila sa ipinakita mong asal. Ito mga kapatid, yung panibago niyang hamon. Sina kayo mga CFD? Darwin Gitgano. At ikaw Talibong, patunayan nyo sa akin na yung Romano Katoliko ninyo ay nasa Biblia. Ha? Dali naman yan. No? Kahit King James Version o mano. Dali naman yan. Pero dapat ikaw na ang pupunta dito. Pero may schedule kami sa Seventh-day Adventist ngayong August 4, alas 2 dyan sa plaza sa Cagayan de Oro, malapit sa katedral. Inaniyahan kita. No? Magpakita ka doon. No? Dahil ang schedule hanggang gabi. So, mas mabuti, alam ko na yung mga kaanib ni Pastor James o si Pastor James ba mismo ngayon ay nagsubaybay. No? So, sige, Pastor, sana magpakita ka, ha? Oh. So, imagine, hinahamon mo si Father Darwin na nasa Bohol. Pagkatapos, pag magpunta ako nga, nasa Osamis, nagpunta ako sa Cagayan, ni anino mo, di nagpakita. Oh. Kaya, ito'y chance para sa iyo, para sa mga natangay mong mga miyembro. Patunayan mo na may isang salita ka. Oh. So, patunayan mo na yung sinasabi mong guk, oh, yun, mabigat yun sa Cebuano, mga kapatid. Mangmang yun, no? At hindi yan sa iyo, Nazarene. Okay. So, yun, nagahamon talaga si kay Father Darwin. Hihintayin ko kayo. Hihintayin ko kayo. Oh, so, hihintayin. Kaya nga, nag-message ako sa iyo. At natanggap mo yan. Alam ko naman na hindi sa lahat na pagkakataon sinungaling ka. Natanggap mo yung message na yan. Na naghintay ako, John 30. Di ka nag-reply. At di ka nagpakita. Bakit? Dahil nag-hallucinate ka pala. Na may nag-aabang sa iyo. Eh, kami nga sa Seventh-day Adventist. Sila si Julieto Daig. Galing pa yan sa Malaybalay Bukid niyon, pumunta nga sa kondisyon na bigyan ko ng pasahe. O, binigyan ko ng pasahe. Pumunta. O, nagkita kami. Pero si Pastor, nahamon ng hamon, abay, nag-hallucinate agad. May nag-aabang daw sa kanya. Kahit kailan, hinding-hindi ako matatakot sa inyo. Patunayan mo yan, na kahit kailan, hindi natatakot. Eh di po ba nag-hallucinate ka na? Ano yung sabi mo? Yung sa kay Talibong, hindi yun schedule for debate. Nakikiusap lang na pupunta raw ako. Kaso lang, doon sa live kasi ni Talibong, sabi doon na pagpupunta raw ako, aabangan nila ako. Yun. Yun. Yun, aabangan na daw umano siya. O kayo, mga taga-subaybay, sinabi ko ba yun na pagpupunta siya, aabangan na namin, eh may Malaysia yung pahayag niya. Eh natural naman, hihintayin ka tulad sa mga Seventh-day Adventist. Eh nag-snack pa kami. Ha? Nag-lunch pa kami. At mabuti yung aming kasunduan. Pero ikaw na putak, abay, nag-hallucinate na agad. Pagkatapos, gusto mong ipalusot, di kasi kasinungalingan o mano, di umano siya tinawagan. Sa kayong sa isyo, sa kay Talibong, hindi totoo yung tumawag sila. Ha? Hindi totoo yung tumawag, kasinungalingan yun. Na. Oh, yan, kasinungalingan. Sino ngayon ang lumitaw na nagsisinungaling?
na ang sabi mo, di daw tinawagan. Wala namang problema na yung debate na yan eh. Walang problema yan. Saka yung sa isyo, saka yung talibong. Hindi totoo yung tumawag sila. May tumawag? Sino ito? Okay. Hello? Sino ito? Sino ito? Si Jando. Mapapakita ko bakit mag-render ngayong June 30 sa, no, sa Cagayan de Oro Cathedral para magipagpirmahan ng tema sa isang one-on-one debate, public debate? Sa akin, walang problema sa akin. Walang problema sa akin, kahit sino. Kahit na sigit gano'ng ano ko eh. Okay. Okay. So walang problema para sa kanya. Walang problema kahit masigit gano. Ang problema lang, di nagpakita. Bakit? May hallucination na siya. Yung sa kay Talibong, hindi yun schedule for debate. Nakikiusap lang na pupunta raw ako. Kaso lang, doon sa live kasi ni Talibong, sabi doon, na pagpupunta raw ako, aabangan nila ako. Yun. Asan ngayon ang sinabi mo? Wala kang kinatatakutan na sa schedule pa lang may hallucination ka na. Kahit kailan, hindi ako matatakot sa inyo. Kahit kailan, hindi natatakot. Nag-sit up na tayo na mag-usap, pero may hallucination ka na. Naaabangan ka. Ito to lang namang intayin ka namin dahil may kasunduan tayo. Para sa final, kahit na ang daming mga nagkomento na di dapat umano patulan, di dapat umano tanggapin yung hamon dahil wala sa katinuan, pero akala namin talaga na matino, so kaya nakipag-schedule kami. Totoo nga pala. Dahil naghalusinit na. Ikaw Talibong, RG sino? Yung kahit sino? Darwin Gitgano eh. Kahit sino ha? At meron pa siyang sinabi, kahit saan? Kahit kailan? O sige nga, pinagbigyan ka na namin. Patunayan mo na matino ka na mga ngaral. So, nagpunta na ako dyan sa Cagayan de Oro, di ka nagpakita. So, ipakita mo na may isang salita ka. Pwede ka na magpunta dito sa Samis. Ikaw na naman. Di ba kahit kailan, kahit saan. Kaya mo ba na magpakita dito sa Samis? Para pag-usapan natin? Yung August 4, dahil daming mga CFD na pupunta sa may CFD Davao, pupunta doon, no? Si Brad Eric, dala-dala yung mga aklat niya. Siya sa mag-assist sa office. CFD Labo, pupunta doon. CFD Tinago, pupunta din sila doon. Daming mga CFD. Mag-live sila. Ha? CFD Osamis. Pupunta sila doon. Sila si Robert Castro. Pupunta din doon. August 4. Schedule yan sa Cagayan de Oro, mga kapatid. So, sana hindi mag-hallucinate si Pastor James. Yan ha? Tatago kay. Sino ngayon ang nagtatago? Di ka namin nakita nang nagpunta kami doon. Kahit anino mo. Dahil, para sa iyo, inaabangan ka na. Natural naman, hinihintay ka namin. Akala namin may isang salita ka. Labas ka nga. Ikaw dapat ang lumabas sa lungga mo. Pumunta na kami dyan sa lungga mo. Pero ikaw ang hindi lumabas, Pastor. So, labas ka sa lungga mo. Punta ka dito sa Osamis. Siguradong magpakita ako.
Di ako katulad sa iyo na pinaasa lang. Sana yung mga miyembro mo, di mo mapaasa na yung siktang inaniban nila ay magdala sa kaligtasan. Pastor, ha? Okay. Sige, tuloy natin. Tuloy natin. Sobrang ano eh, sobrang yabang eh. Sino ngayon ang mayabang? Yung mga binitiwan mong pahayag, Pastor, ay nagpakikilala mismo sa iyo. Di ba ba? Di mo ba yan napansin? Oh. Yung mga sinabi mo, sa iyo bumabalik. Tuloy natin. Sobrang yabang. Patunayan nyo nga sa akin na yung Romano Katoliko nyo ay nasa Biblia talaga. Ay, andali lang yan. Oh, ayon sa Biblia. Kaya, kung talagang gusto ka, sana umarap ka. Oh. Pero, wala ka eh. Inindian mo kami. Yung problema nila, gusto, letra for letra. Eh, di, pagbigyan natin. Pag mabigyan na natin ang letra for letra, abay, bugos na Bible yan. Oh. Eh, gusto nila, yung di na naman mabasa, eh, patunayan natin sa Biblia. Dahil, mula pa noon mga kapatid, alam nyo ba, bakit Roman Catholic? Ang Diyos gumagamit ng dakilang bansa. Alam nyo ba? Noon pa man, upang maihayag ang kanyang kapangyarihan. Kung tingnan nga natin ang mabasa sa Exodo, Kapitulo, Exodo Kapitulo 9, Versikulo 13, ito ang mabasa natin mga kapatid. Tumayo ka sa harap ni Paraon at sabihin mo sa kanya, pinatayo kita upang maipakilala ko sa iyo ang aking kapangyarihan. See? Mula pa noon, ang Diyos ay gumagamit na ng isang dakilang bansa. Hepto yun. Para maipakilala niya ang kanyang kapangyarihan. Ganon din sa Bagong Tipan. Ang Diyos gumagamit ng bansa at alam niyo na ang Roma noon ay tinatawag yan na Babylonia pa ni San Pedro. Pero ano ang sabi ng Diyos sa Roma Kapitulo 9, Versikulo 7, mga 17 mga kapatid? Itinaas kita upang aking maihayag sa pamamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay mataniyag sa buong lupa. Yun ang sabi ng Diyos sa iglesia na nasa Roma. Kaya Roma Kapitulo 1, Versikulo 7-8, anong sabi? Hepistis omon katangilitay en hulutukos mo na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Ngayon, yung Roma 1:7-8, Hepistis homon katangilitai en holotokos mo. Ang pananampalataya sa Roma, lumalaganap sa buong mundo. Ano yan? Hindi yan Roman Catholic Church? Ha? Sinong utos na ang kanyang iglesia mula sa Jerusalem ay ipagpatutuo ito diyan sa Roma? Utos yan ng ating Panginoong Jesucristo. Roma Kapitulo 23, Versikulo 11. Ito ang ating mabasa. Nang sumusunod na gabi, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ka nagpatutuo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpapatutuo sa Roma. Utos mismo ng ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang iglesia na pinatunayan ni San Pablo
sa Roma, sa Jerusalem. Papatunayan din sa Roma. Kaya anong napatunayan ni San Pablo sa iglesia na nasa Roma? Malinaw ang sabi ni San Pablo. Roma 1:8. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapangyarihan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Sino ang katuparan dito? Alang naman yung mga nagsusulputang sikta sa ating panahon na tatag lamang ng tao. Di po ba? Isip-isip naman pag may time, mga kapatid. So, may hula sa iglesia na nasa Roma, mga kapatid. Mula pa sa Isaiah Kapitulo 11, versikulo 6, ano ang hula? Ito ang sabi sa hula. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. So, may hula pala na ang lobo ay tatahan kasama ang kordero. At take note, ang Imperyo Romano noon, mga kapatid, yun ang tinatugir ang lobo dahil pagano sila. Kaya Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So, ang Imperyo Romano, pagano, yun ang lobo, at ang Iglesia Katolika, yun ang kordero. Yan ang magkasamang tumahan sa Roma sa mahabang panahon. At dahil sa inilabas na Edict of Milan, ang lobo ay umamo, bagaman. Ito'y patuloy na umieral hanggang sa lubusan itong nagapi ng kordero, mga kapatid. Sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 3, ito ang ating mabasa. Magsiayon kayo sa inyong lakad narito. Sinugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Yon ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. At sa Isaiah 55, versikulo 5, ito ang hula. Narito, ikaw ay tatawag ng bansa na hindi mo nakilala, nakikilala. At bansa na hindi mo nakikilala ay tatakbo sa iyo dahil sa Panginoon mong Diyos at dahil sa banal mong Israel, sapagkat kaniyang niluwalhati ka. See, may hula na pala, mga mahal na kapatid, dyan sa Biblia tungkol sa bansa na hindi nakilala. Anong bansang ito? Yun ang Babylonia sa Lumang Tipan ay wasak na, di po ba? So sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan, literal yan, mga kapatid. No? Nakumbalikan natin ang hula sa Jeremiah chapter 50, verse 35. Ito ang ating mabasa, mga kapatid. Ang tabak ay nasa mga kaldiyo, sabi ng Panginoon, at ang mga mananahan sa Babylonia at sa kaniyang mga prinsipe
at sa kaniyang mga pantas. Yon ang hula kaugnay sa Babylonia, mga kapatid. At ayon sa Roma Kapitulo 14 versikulo 8, yon ay naguho na. Roma 14:8. Ito ang ating mabasa. Naguho, naguho ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid. Yon ang Babylonia na naguho, mga kapatid. At kung tingnan natin ang Revelation chapter 18 verse 21, ito ang mabasa natin. At dinampot ng isang anghel na malakas ang isang bato na gaya ng isang malaking gilingang bato at inihagis sa dagat na sinabi gayon ng isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babylonia, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan pa. Kasi yung Babylonia na giba, mga kapatid. So, karamihan ng mga sikta ay nagsasabi na ang Babylonia na binanggit sa talatang ito ay ang simbahang Katoliko daw at hindi yung paganong Roma noon. O yung ang Roma na hindi kumikilala ng ating Panginoong Hesukristo noon. Pero mas kinakatigan nila, mga kapatid, yung pagano na kumukontra lamang sa simbahang Katoliko na siyang mas masigasig sa pagbandila sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa tira ng tira ni Pastor James, abay, napunta siya sa 10% tithes. Ito. Kasi mayroong relihiyon na nasa Biblia, hindi Romano-Katoliko. May relihiyon o mano na nasa Biblia, hindi Romano-Katoliko. Hindi naman ibig sabihin pag nasa Biblia, yun na ang tunay. Roma 16:16. Sa English, Church of Christ. Ibig ba sabihin na tunay na ang Church of Christ na itinatag ni Alexander Campbell? Daming mga nagdalang Church of Christ. Meron pa Church of Christ Jerusalem, Church of Christ Seventh Day, at meron pang Iglesia ni Cristo 1914, gumagamit sa Roma 16:16. O, tunay na ba yon? May born again pa dahil nakabasa sa Roma Kapitulo 3 versikulo 6. May Jehovah's Witnesses pa dahil nakabasa, kayo ang aking mga saksi. O, may Church of God pa dahil nakabasa sa Acts chapter 20 verse 28. Oh. So, di ba tayo yan pag nabasa, lalo na nagdala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may babala ang ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 24:25 na daming lilitaw na mga balaang mga ngaral na magdala sa kanyang pangalan. Di garantiya, mga kapatid, pag nabasa sa Biblia, tunay na. Argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Dahil yung mga lumilitaw na sikta ngayon, mabasa sa Biblia, kay Elisio Soriano, Church of God, wala lang international na mabasa. Dahil po ba may Church of God? Tunay na? Obo. Okay. Tapos, yung nasa Biblia, hindi tatag ni Kristo yon. Pero yung wala sa Biblia, yun ba tatag ni Kristo? Yung wala sa Biblia, aba naman. Alam nyo, yung talagang tatag ni Kristo na relihiyon, mula sa pangalan, nasa Biblia, hanggat sa turo, nasa Biblia. Yun po.
Kahit ba ang toro ay nasa Biblia, kahit ba ang pangalan ay nasa Biblia, pero kung tatag ka lang ng tao tulad sa siktang inaniba ni James, abay, pirated ang sikta mo. Okay, tuloy natin. Eh, wala ngang tights ito kanay. Wala daw tights. Aba, pumunta na siya sa kasunduan. Yun. Sa matagal niyang tira ng tira, sa tights pala siya. Itong mga Katoliko. Tights. Wala daw, yun ang problema niya. Walang tights, buti pala yung sikta niya. Merong tights. Eh, bakit nga ba ba? Walang tayo sa simbahang Katoliko. Alam niyo mga kapatid, kung pag-aralan natin ang Biblia talaga, yung tayo, isa po yung tradisyon na nagmula pa sa panahon nila ni Moises. Isa itong batas ng mga Hudyo na bawat isa po ay kailangan magbahagi sila ng 10%. 10%. 10% sa templo sa bawat makikita ng mga Israelita noon. At maliwanag yan mga kapatid, no? Sa lumang tipan na yung 10% na offering ay isinagawa noon pa man. Noon pa man. Sa mga para matulungan yung mga pangangailangan sa templo, sa kanilang mga kaparian noon, pati na sa mga pamilya ng mga pare, dahil ang mga pamilya, ang mga pare noon may pamilya. At responsibilidad yan ng bawat Israelita. Saan yan mabasa? Nasa Genesis chapter 14 verse 20. Ito ang mabasa natin. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10th bahagi sa lahat ng kaniyang na samsam buwat sa labanan. O, see? 10th bahagi, 10%, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek. So, ang tight mga kapatid na binanggit ni Pastor James, kung bakit galit na galit siya sa simbahang Katoliko, wala daw tithe, buti pa sa kanya, may tithe. Pero ang problema, ilan lang kaya na miyembro o natangay niya? Pero, dahil po ba may mabasa na 10% noon, lalo na sa Genesis 14:20 mga kapatid, ibig po ba sabihin, panghabang buhay na? Kung pag-aralan natin, obligado ang mga Israelita yon dahil ang mga pamilya ng mga pare at yon mga kapatid, para sa maintenance ng kanilang templo. Halimbawa na lang, yung nagsimula ang pagtatag ng templo sa tribo ni Levi, inuutos po ng Diyos na magbahagi ang mga Israelita sa 10th bahagi ng anumang meron sila para mapasimula ang naturang pagtatag sa templo. Kung tingnan natin sa Biblia, sa Levitico Kapitulo 37, versikulo 27-30, at lahat ng 10th bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Yun ang mabasa natin sa banal na kasulatan mga kapatid. Ngayon, bakit hindi, ito ang komento ni Pastor, walang tight ang simbahang Katoliko, bakit ba tayo mga Katoliko hindi require ang 10% sa mga kaanib ng simbahang Katoliko? Ibig po ba sabihin na
hindi natin sinusunod yung otos ng Diyos sa lumang tipan? Okay. Ang sagot yan, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na hindi natin sinusunod yung utos ng Diyos. Una, hindi naman ibig sabihin na yung kautosan sa lumang tipan, mga kapatid, lalo na sa 10%, ibig sabihin na forever na yon at magiging batas yan kahit sa mga Kristiyano. Kung bakit walang tithe o 10%, 10% ang simbahang Katoliko, mga kapatid? Dahil malinaw na malinaw ang sinabi sa bagong tipan na tayo ay magbahagi tayo sa abot ng ating makakaya at wala po yang sa pilitan, pastor, at wala po yang porsyento na kailangang e-required. Obligasyon po ng mga Katoliko na tumutulong, mga kapatid, at magbahagi sa anumang mga pangangailangan sa simbahan, sa material man o sa pera, mga kapatid. Pero hindi specific amount gaya ng binanggit ni pastor na 10% sa Catechism of the Catholic Church numero 2043. The fifth precept: you shall help to provide for the needs of the church means that the faithful are obliged to assist with the material needs of the church, each according to his own ability. The faithful also have the duty of providing for the material needs of the church, each according to his own abilities. Malinaw yan, mga kapatid. Hindi according to 10%. Napakalinaw sa katekismo ng simbahang Katoliko, official na aral ng simbahang Katoliko, na obligasyon po ng bawat isa ang pagtulong sa pangangailangan ng simbahan. Ngunit, hindi ito sa pilitan at walang 10%. Although, meron mang mga kapatid na may ability na magbigay na 10%, na nagbigay talaga sila ng 10% sa simbahan. So, ang gusto kasi ng simbahan, mga kapatid, ay magbigay tayo ayon sa kanyang puso at hindi yung tipong napilitan ka lang tulad sa mga hinihingi ng mga pastor sa siktang tatag lamang ng tao. Dahil hindi po iniibig ng Diyos yung mga napilitan lang na namimigay. Malaya ang bawat isang Katoliko na magbigay ayon sa kanyang makakaya, ayon sa kanyang puso, at hindi yung tipong masama ang kanyang loob. Ha? Bakit? Ano po ba ang sabi ni San Pablo? Diyan sa ikalawang Korinto, kapitulo 9, versikulo 7. Ito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso at hindi sa kalungkutan o sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbigay na masaya. See, yan, pastor. Tanungin mo yung mga kaanib mo, kung meron ka mang kaanib o hindi na nagsialisan, tanungin mo, masaya ba kayong nagbigay na 10% sa akin? No. Ano pa? Ang sabi ni San Pablo, 2 Corinto, kapitulo 16, versikulo 2. Ito ang ating mabasa, mga mahal na kapatid. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginigihawa upang huwag nang gumawa ng mga
ambagan sa pagparian ko. Oh, eh, same, malami, malinaw yan mga kapatid ang sinabi ni San Pablo. So, bakit po may 10% sa lumang tipan ang ibinahagi ng mga Israelita, yung mga hayop, hayop, mga bunga ng lupain lamang, sapagkat pag-aari ng Diyos ang mga ito. Pero sa panahon ng mga nagsusulputang sikta, abo, pera na 10% ang hinihingi nila. Ibig sabihin, kung yung kaanib ni pastor ay may sahod na 10,000, magkaano ang 1,000? Hindi po ba? 1,000 ang hihilingi ni pastor niyan. So, 10% sa 10,000, 1,000. Sa isang taon, magkaano na nabigay? 12,000. Kung ang miyembro mo ay 10 taon na nagbigay ng 10%, magkano nabigay niya? Kaya, ang resulta, PBMA. Ano yung PBMA? Pastor, Cebuano ka, di po ba? PBMA. PBMA. Pastor Burot, Membro Alaot. Yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives.